Magandang buhay mga karava! Atin pong tunghayan ang part 2 ng ating kwento na pinamagatang My Destiny. Pero kung bago ka pa lamang sa akin channel ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Halos hindi makapag-concentrate si Natalia sa kasal ng kaibigan. Minsan may tumitingin na sa kanila. Naririnig kasi ang bulungan nila ng katabi ni Ga. Hindi niya ito kaibigan. Isa lang ito sa bridesmaid at noon lang niya nakilala. Maaaring kamag-anak ito ng kabilang side. At sa tingin niya hindi niya ito magiging kakompetensya sa lalaki. Maganda rin ang babae. Hindi naman sa nagbubuhat siya ng bangko. Pero mas maganda siya kaysa dito at di hamak na mas potensyal. Hindi rin ito nagpapakita ng pagkagusto sa binata. Hanggang sa makarating sila sa reception area, hindi na humiwalay sa kanya ang babae. Nag-feeling close na ito sa kanya. Okay lang naman, mukha namang mabait ito. At isa pa, nakakakuha siya ng mga impormasyon dito tungkol kay Carlos. Guwapo naman talaga si Carlos, di ba? Wika ni Ga, at hindi lang akong babae makakapansin nun. Kung sa bagay, tama ka naman. Kung hindi nga lang siguro matangkad at macho yan si Carlos ay mapagkakamalan ng bakla. Sobrang gwapo kasi. Pero malas mo girl. Bakit naman? Mag-aasawa na ba siya? Hindi. Nakahinga siya na maluwag. Akala niya wala na siyang pag-asa sa lalaki. Ay ano? May girlfriend? Hindi rin. Oh, anong sinasabi mong malas ako? Available naman pala. Yun nga girl. Available siya palagi kaya hindi yan tinatantana ng mga babae. Mga babaeng pumapayag na pang mabilisan lang. One night stand. Huwag kang magagalit sa akin. Mabait naman si Carlos at lahat na nagugustuhan niya espesyal sa kanya. Ang problema lang sa kanya, lahat ng babae nagkakagusto sa kanya ay gusto niyang i-please. Pero in fairness sa kanya, kaya niyang i-handle ang mga babae. Wala naman ako nabalitaan na inaway niya ang mga nakarelasyon ni Ga. At wala akong nabalitaan na nag-away ang mga babae nang dahil sa kanya. He wanted to please every woman. Ulit niya sa isip. Pabor iyon sa kanya dahil mapapadali ang plano ni Ga. Once na magkakilala kami ng ayos, hindi ko na siya pakakawalan pa. Tumingin siya sa kausap. Bakit ang dami mong alam sa kanya? Naging girlfriend ka ba niya? Humalakhak ito. No, guwapo talaga siya pero hindi ko siya type. Ang gusto ko sa lalaki yung kakaiba at hindi natitingin sa iba. Yung ako lang ang mamahalin. Mahirap mahalin ang isang katulad ni Carlos. Marami kang magiging kaagaw. Marami magiging problema at siguradong sasakit ang ulo mo. Hindi naman sa pinapahina kong love mo ha? Yun naman ay para sa akin lang. Dahil kung gusto mo talagang isang tao at gusto ka rin ni Ga, kahit pa maraming babae na kapalibot sa kanya, hindi siya titingin sa iba. At kung maging boyfriend mo siya, dapat maging handa ka sa mga mangyayari. Tumango si Ga, napangiti sa kausap. Biglang hinila nito ang kamay ni Ga. Tara na, bilis, iahagis na ng bride ang bulaklak ni Ga. Ano naman ang exciting doon? Gusto sana niyang itanong. Pero napatingin na siya sa direksyon na kanyang pinapanta siya, na nagmamasid sa nagaganap. Nagmamadali siya nakisali sa umpukan ng mga kadalagahan, na nais na makasalo ng bulaklak. Sadya atay nasa kanyang swerte ngayon, siya ang nakasalo ng bulaklak. Nakita niya si Carlos. Marahil ikasali ito sa sasalo sa wedding garter ng bride ni Hagis ng groom mamaya. Siya ang nakasalo ng bulaklak. At kung masasalo ni Carlos ang garter, sigurado mahalikan siya nito. Gumana na agad ang imahinasyon ni Ga. Kailangan siya makasalo ng bulaklak. Bachelors, tawag ng wedding coordinator. Fall in line please. Gustong gusto ng upakan ni Carlos ang mga makukulit niyang kaibigan. Nabibingin na siya sa sulsul at pangangatsyaw ng mga ito. Come on Carlos, be a sport. Pangungulit ni Lester.
dalawang beses mo nang pinalampas ang pagkakataong ito. Una nung ikinasal ako, hindi ka sumali sa makukuha ng garter. Ang pangalawa nung kasal naman ni Jasper. Problema ko na kung ayaw ko makipag-agawa ng garter. At pwede bang tigilan niyo na ako? Carlos naman, wala namang mawawala sa'yo kung sasali ka. Tradisyon lang ito. Ang kasabihang karugtong niyon idadagdag lang para mas lalo maging exciting, di ba? Hey Carlos, huwag ka ng KJ! Singit ni Dex na hawak na ang garter. Galing sa legs ng asawa. Takot lang yan, na baka magkatotoong pusahan natin kanina. Kaya ayaw makisali. Hindi ako takot. Nanggigigil niya ang sagot. Sinisigurado ko sa inyo na mapupunta lang sa wala yung walang kwenta ninyong pusahan. Dahil hindi pa pinapanganak ang babae magtatali sa akin sa matrimonyo na kasal. Nagkatinginan lang silang tatlo at nagtawanan. Dex, hindi ba't familiar ang mga salitang iyon ni Carlos? Makakalimutan ko ba naman ang mga salitang iyon? Lester, ako yata matigas na nagsabi niyo noon. Ba't tingnan niyo naman ako ngayon? Napakasaya ng pamilya ko. Kaya kung ako sa'yo, Carlos, mag-iingat ka sa pananalita mo. Baka katawaan ka ni Cupido. Mga wala kayong kwentang kausap. Diyan na nga kayo. Nagmarcha na siya patungo sa kulumpo ng mga kalalakihan na naghahanda para sa paghahagis ng garter upang makalayo sa mga kaibigan. Hindi na nga maganda ang mudiga. Pinapalalapan ng mga ito. Nang pumwesto si Dex sa harap upang ihagis ang garter, umurong siya sa pinakadulo at pinakamalayo. Totoo man o hindi ang kasabihan, mas mabuti na nag-iingat. But it seemed Dex had a better idea. Nakangisi nitong itinutok sa direksyon niya ang garter. Hey Natalia! Luke was going to kiss you! Narinig niya ang sigaw ng isang babae. Napatingin naman si Carlos sa kumpon ng mga babae. Natigil ang kanyang mata sa babaeng may hawak ng bulaklak ng bride. Si Natalia may magandang mukha. Tamang-tamang pagbalik niya ng tingin sa groom ay nasa harapan na niya ang garter. Napaurong siga, kaya biglang naagaw ng lalaking katabiniga. Muling napatingin siya kay Natalia. Nakita niyang dumilim ang mukha nito. Gusto sana niyang napitan ito at tanungin kung anong problema. Ngunit pinigilan niya ang sarili. What do you care? You're not interested in woman anymore, right? Sita niya sa sarili. Nasira na talaga ang araw ni Natalia. Gago ka sa lalaki na kasalo ng garter. Kinansingan siya nito nang isuot sa kanya ang garter. Mabuti sana kung type niya ito. O kung si Carlos ang gumawa noon, kaso hindi. Pero nakaganti naman siya ng pasimple ng sipaan niya ito. With the excuse na nakiliti siga. Bumalandra ito sa Bermuda grass. At ilang segundo ring nakita marahil ang mga bituin. Ha? Siya pa bang isahan ng lokong ito? Buong pamilya niya ay nasa military. Ang isa pang ikinasasama ng loob diga ay ang hindi pagkasalo ni Carlos sa garter. O mas tamang sabihin na sinadya nitong huwag saluhin iyon. Dahil kitang kita niyang ginawa nitong pag-iwas ng paparating na sa kanya iyon. Ang ganda-ganda pa naman ng paghahawak niya sa bulaklak habang nakangiti dito. Hindi tuloy niya maiwas ang isipin ng sinabi ng manghuhula na magkakaroon siya ng malaking problema kapag nakita na niya ang kanyang destiny at sa tingin niya ay nagsisimula ng kanyang kalbaryo. Because Carlos was safer to hook than she had anticipated, but challenge was her middle name. Wala sa bukabularyo niya ang salitang suko. Pagkatapos niyang madispatcha ang manyakis na lalaki, ay nagtungo na lang siya sa isang sulok at naupo siya doon. Nag-isip siya ng panibagong plano kung paano mapapansin ng lalaki, gaya ng madalas sabihin ng kanyang papa. Ang hakbang na pinagpaplanuhan at pinag-iisipan ng husto ay walang palyang magtatagumpay. Napahinto siya sa pag-iisip na mapansin tila nagkakagulo sa bahagi ng hardin kung saan tumutugtog ang inarkilang banda para sa reception ng kasal. By special request of the groom, tinatawag ko po ang best man para kantahan ng bagong kasal. Si Carlos kakanta? Napansin niya nagkakatulakan na sa pwesto ng magkakaibigan at walang nagawa ang lalaki. Tumayo na ito. Hindi rin nakaligtas sa kanyang pagkukumpulan ng mga babae
malapit sa stage. Gusto niyang sigawan ng mga ito. Subalit na wala nang interes niya sa mga babae. Nang makita niyang kinuha ni Carlos ang gitara sa isa sa mga banda. Kakanta siya habang nagigitara? Oh my gulay! Isa sa mga nakaka-turn off sa kanya sa mga lalaki ay yung kumakanta in public. Nababadoyan kasi siya kapag ganon. Bakit ginawa iyon ni Carlos? Nang marinig niyang pagpitada ng gitara ay umuko siga at tinakpan niyang kanyang mukha. Ayos lang na marinig niyang kabaduyan nito sa pagkanta. Pero makita na mapapahiya ito sa sarili sa harap ng... Napalingon siya sa malamyos na tinig. Napatitig siya kay Carlos. Ang ganda ng boses nito. Lalong nakaka-inlove. Napadako pa ang tingin nito sa pwesto ni Ga. Para siyang hihimatayin sa kilig. Naglahong parang bula ang sentimento niya sa buhay. With just a smile for him. Sa lahat ng lalaki nakita niya na may bit-bit ng gitara. Si Carlos ang may pinakamagandang boses. Gusto sana niyang tumili. Ngunit naunahan na siya ng ibang babae na nanonood ng komendat ito. May isa pa ngang hindi nakatiis na umakit sa stage at hinalikan si Carlos. Na-alarm ang buong katawan ni Ga. Hindi iyon maaari. Tumayo rin siya at lumapit dito. Ngunit nang titigan siya nito habang tumutugtog ay napahinto si Ga. Huli na para umatras dahil sumenyas na ito na lumapit si Ga. Saka tinapik ang pisngeng hinalikan ng unang babae. Was gesturing her to kiss him. To hell with him. I deal with it later. Tuluyan na siyang lumapit dito. Pinunasan pa ni Carlos ang pisngi bago siya pinahalik dito. Yummy! Siya na yata ang pinakamasayang tao sa mundo. Kumpleto na ang buhay ni Ga. Pwede na siyang kunin sa taas. Ngunit nang akmang aalis na siya ay pinigilan nito ang braso ni Ga. Tumayo ito at hinila siya paupo sa bakanteng stool. Naipagpasalamat niyang hindi agad siya kinuha ng nasa taas. Kinantahan siya ng lalaki habang nakatitig sa kanya. Wala na talaga siyang mahihiling pa. Wala na siyang hinanakit sa mundo. Lahat ng kaaway niya ay napatawad ng diga. At hindi na rin siya manlalait ng mga taong gusto mag-express na kanilang mga nararamdaman in public. Natapos ang kanta at wala siyang nakikita, kundi si Carlos. Walang duda na ito na talaga na laking kanyang hinahanap. Okis daw, sabi ng mga fans natin. Ha? Nagulantang siya sa sinabi nito. Tumango lamang ito, saka ngumiti. Pagkatapos ay humarap ito sa napakaingay ng mga audience. Sorry, hindi pwede, may magagalit. Ani Carlos. Sino magagalit? Kanino? Sa kanya o kay Carlos? Pero pareho naman silang available. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na linawin ang lahat dito. Dahil inakay na siya nito pabalik sa kanyang upuan. But she had one of the best moments of her life. When she leaned closer and whispered to her ears. Thanks, anytime. Yung kiss ko. At napangiti ito. Saka na kapag wala na magagalit. Wala na siyang nagawa kundi sundan na lang niya ito ng tingin palayo. May magagalit daw kapag hinalikan siya nito. Pero sino? Ang tanging galit lang na nakikita niya sa okasyong iyon ay ang Kuya Calvin ni Ga. Tinitigan nito ng matalim si Carlos ang dumaan ito sa harap nito. Bukod sa kapatid ni Ga, wala na siyang alam. She already 25. For goodness sake, hindi bale. Darating din ang pagkakataon ko. Konsola niya sa sarili. Saka ininom ang nasa harap niyang inumin. Napaangat siya ng mukha na makita niyang kaibigan niya na masaya-masaya mukha nito. Lumakap siya dito. Congrats, Bes! May kasama din itong dalawang magagandang babae. Pinakilala sa kanya. Ito nga pala si Lyra at Diane, asawa ni na Lester at Harold. Guys, siyang sinasabi ko sa inyo na best friend ko. Hi Natalia, nakita kita kanina na kinantahan ka ni Carlos. May romantic bond din palang tinatago na laking iyon. Alam mo, bagay kayong dalawa. Wika ni Lyra. Sa lahat ng babaeng pinormahan nun, tanging ikaw lamang ang hinarana ni Ga.
Gusto kita, Natalia, para sa kanya. Hindi naman para sa akin ang kantang iyon, kundi para sa bagong kasal. Natatawa niyang wika. Pero masarap naman pakinggan ang sinasabi ninyo. Kahit hindi naman ako pinopormahan ni Carlos. Nakangiti niyang sabi. Sa tingin niyo ba bagay ba talaga kami? Hindi na siya nahiyang tanungin ng mga ito. Nagkatinginan ang tatlo. Hindi nagpaparamdam sa'yo si Carlos? Tanong ni Dayan. Nasa tinig ang hindi makapaniwala. Tumango siya. Really? Tanong nitong muli. Kaya nga eh, hindi ba't sinabi mo sa'kin na lapitin siya ng mga babae? Bakit umiiwas siya sa'kin? Pangit ba ako? Of course not. Wika ng best friend ka. Actually, nabigla rin kami. Kilala namin si Carlos. Lahat ng magagandang babae ay gusto nung ligawan. So ang nakilala kong Carlos ngayon ay hindi yung Carlos na kakilala ninyo. Parang unfair naman ata sa akin. Kung kailan ako dumating sa buhay niya, saka pa siya magbabago. Ni hindi ko siya masolo na matagal. You like him that much? Namimilog ang mga mata na wika ng best friend ka. Oo. Walang gatol na sagot ka. Bakit pa ba siya magpapabebe? Paano kung maunahan pa siya ng iba? Kahit siguro hindi siya hinulaan ng babae sa flower shop, magugustuhan pa rin niya si Carlos. Ewan ba niga? Bakit ganun ang pakiramdam niya sa lalaki? Basta gusto ko siya. Ngayon lang ako nagkagusto ng ganito. And the only way I know to handle this is to go for it. Nagpalakpakan ng tatlo. Tuwang-tuwa ang mga ito. Ninang ka sa panganay ko. Wika ni Lira. Sa akin din. Wika din ni Dagan. Binati niya ang mga ito. Ang bago magiging mami. Huwag ka mag-alala na talaga. Tutulungan ka namin. Aalamin namin kung anong pagbabago kay Carlos. Yes, wika ni Dagan. Mabait naman si Carlos kahit may pagkapabling. Maybe sign na iyon na gusto na niya magseryoso sa buhay sa mga babae. Gusto rin namin makita na happily married siya. Swerte mo, baka ikaw nang hinihintay ni Carlos. Masaya kami kapag nagkatotoo na iyon. Alam naming hindi ka katulad ng ibang mga babae na nagkakagusto sa kanya. Gusto lang nila na gawin pan-display si Carlos. Ang sama-sama ng ganon. Ikaw, gusto mo ba talaga siya? At hindi ka nahihiyang aminin sa amin yon. Kakaiba ka. Wika ni Lira. Kaya sasabihin ko sa iyong lahat na malalaman ko mula sa aking asawa. Tatanungin ko rin ang husband ko. Dugtong ni Dagan. Ako naman sa lahat ng gagawin mong hakbang susuportahan kita. Ko, kaibigan talaga kita. Sinulya pa niya na laking kanilang pinag-uusapan. Busy-busy ito sa pakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Wala na talaga siyang kahiga-higa. Dahil imbes sa ibaba niya ang tingin dito. Nang mapadako ang tingin sa kanya ni Carlos, ay nginitian pa niya ito at itinaasang hawak niyang baso. Welcome to my life, Carlos. Para na siyang luka-luka. Ngayon pa ba siya uurong? May kasangga na siga ang mga asawa ng kaibigan ni Carlos. Sa tingin niya, mapapadali ang paglalapit nila ng binata. Dito na po nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Ngayon natagpuan na ni Natalia ang pinaniniwalaan niya ang destiny niya. Magawa kaya niyang mapansin siya ng binata? Wala kaya maging hadlang sa kanilang dalawa? Halina at samahan niyo po ako sa susunod na bahagi ng ating kwento. Maraming salamat po at ingat tayong lahat. Shout out po kay na Jeneline Chico, Luz Tua, Abs de la Cruz, Josie Torres, Evangeline Caballero, Martes Morita, Minda Gonzaga, Raquel Palsi, Honorata Lumba Sarmiento, Lotlot Bayani, Nelly Janyala, Duday de la Fuente, Ryan Ray Apostol, Daisy Ledsey, Emmy Carpio, Vladimir Casimo, May Ann Daulo, Gloria Forster, Teresita Arevalo, Jasmine Higuchi, Lorena Coloma, Ami Barbicena, Raylita Santos, Maria Candelaria Santos, Janice Lunghas,
Magdalena Alamag, Maruby Salcedo, Joe Perez, Fatma, Nicomenda Atihera, Joyce Inaw, Rosaline Orandoy, Ella Owaing, Gilbert De La Cruz, Jonal Benin, Helen Hel, Segrid Latog, Luisita De La Cruz, Blesilda Flores, Jerome Bagyo, Sila S, Annabel Magsanay, Remedio Sumantil, Evelyn Valera, Charito Flores, and Jean DeBest. Thank you for watching!